Mga kaibigan, marinig nyo ngayon ang kwento ng isang ama na tinularan din ang kanyang magulang. Siya ay si Romualdo. Tatlo ang anak namin ng aking asawang si Ursula. Ngunit maagang pumanaw ang bunso sa edad na 12. Ganun pa man, nanatiling buo ang aming pamilya sa kabila ng pagsubok ngayon. Anak ko! Ay, tay! Ano? Mahawa kayo! Masakit na po katawa ko, anak ko! Kulang pa yan, Norman! Kulang yan ka, ginalit mo ko! Ay, Romualdo! Tama na niya! Mahawa ka sa anak natin! Ang dami niya nang pasa! Huwag kang makialam dito, Ursula! Kung ayaw mo pati ikaw masaktan! Romualdo! At dahil ginalit mo ko, Norman, hindi lang bugbog ang magiging parang sabog! Tay! Hindi ka rin kakain ng hapunan ngayon! Tay! Kaya na naman po ako ginabi dahil nagpatulong po sa akin ang teacher namin mag-check ng test papers. Pinanirindigan mo talaga ang pagsisinungaling mo, ha? Yung po talaga totoo, tay. Ha? Pinanirindigan mo? Ay! Ay! Gusto mo ipalo ko sa ulo mo itong malaking kahoy na hawak ko? Tama na. Kumilaw ka naman. Kasi si Norman. Huwag ko siyang patayin sa golpe. Pangawa ka naman kayo, Norman. Ang dami mong pasa, oh. Ang sakit-sakit nga ng katawan ko, Mylin. Sarili lang kasi ni Itay ang pinaniniwalaan niya. Hindi siya nakikinig sa atin kahit kailan. Bakit nga ba ganun si Itay? Lagi na lang niya tayong sinasaktan kahit sa konting pagkakamali lang. Kung hindi siya pinigil, Inay, malamang na inampas na ako sa ulo ng kahoy na hawak niya. Ako nga, pag nagkakamali ako, kahit sa harap ng maraming tao, sinisigawan at sinasaktan niya ako. Eh kahit naman si Inay, sinasaktan din niya. Lalo na kapag naawas sa atin. Pero ako, hindi ko na kaya ito, Mylin. Huh? Anong ibig mo sabihin, Kuya? Aalis na ako dito. Ano? Eh, saan ka naman pupunta? Baka kung ano mangyari sa'yo, Kuya. Bahala na. Basta't aalis na ako dito. Hindi ko na kayang kalupitan ni Ita. Nakita mo na ang ginawa ng walang yamong anak, Ursula. Nilayasan tayo ng animal. Suwain lang talaga. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Romualdo. Eh siguro kaya yung nagawa ng panganay natin. Dahil sa sama ng loob sa'yo. Samahan ng loob. Hindi niya na makaya yung mga pananakit mo. Pero kung hahanapin natin siya at ibabalik dito... Hindi! Kaya... Kusa siyang umalis. Kusa rin siyang bumalik. Romualdo, baka mapahamak si Norman. Pwes magdusa siya. Wala na akong pakialam sa suwail na tulad niya. Napakatigas ng ulo. Nay, ano pong sasabihin niyo sa akin? Mylin, gusto ko magtapat ka sa akin, ha? Oh. Nasaan ang kuya mo? Saan nagpunta yun? Nay, talagang hindi ko po alam kung nasaan si kuya. Ang sinabi niya lang sa akin, lalayas na po siya dahil hindi na niya kayang pananakit ni Itay. Ah, ganon. Oh. Sa makatawid, alam mo ang paglalayas ng kapatid mo. Walang niya! Ah! Romualdo! Tay! Bakit mo naman sinampal si Mylin? Dahil magkasabot sila ni Norman. Hindi po! Niloko nila tayo! Hindi po, tay! Huwag ka na mga tuwira, ha? Ha? Ikaw, kung gusto mong suwagin na rin ako, lumayas ka na rin dito. Hindi ko kailangan ng anak na tulad mo! Huwag ka naman ganyan! Isa pa! At sa baba... Mahilig ko, Mampi. Isa ka pang mahilig kumampi! Romualdo! Kaya nagiging matigas ang ulo ng mga anak mo dahil konsentidora ka! Ang sa akin lang naman, kausapin natin sila ng mahinahon. Kung gusto mo, sumama ka na rin sa kanila.
Magsilayas na kayo rito! Malapit na tayo sa amin, Jack. Sige na, iwan mo na ako, uwi ka na. Iahatid na kita, Mylene. Ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit na-late ka ng uwi. Eh, kasi nga, nag-practice pa tayo para sa sport program natin. Huwag na. Lalong magagalit ang tatay ko kapag nakitang may kasama akong lalaki. Lalo na akong sasaktan. Kahit magpaliwanag pa ako? Hindi mo kilalang tatay ko, Jack. Malupit siya. Baka pati ikaw saktan niya. Kaya sige na, umalis ka na. Mylene! Si itay. Walang yakas talaga. Ay! Ay, tama! Tama na! Huwag niyo pong saktan ang kaklase ko. Sige, sige. Isa ka pa? Anong gabi sinasabi mo? Anong gabi? Kaklase ko. Ginabilang po kami ng uwi kasi nag-practice po kami sa school namin. Sino gusto mong saktan ko? Ikaw? Tay! O sige! Tay, what? Huwag mo po siya saktan tayo! Wala po siya kasalanan! Ang pinagtatanggol mo ang lalaking to? Ha? Nobyo mo ito, no? Nobyo mo? Pinag-aaral ka namin. Pakikipaglandian lang pala ang ginagawa mo at pinatupag mo. Mula bukas, ha? Hindi ka na mag-aaral. Nani, Mameng. Hiyang-hiyan na ako sa mga tao. Si Mylene, bugbog sa lato pa. Kawawa naman ang aking ako. Hindi naman ho paawan sa pangugol ko si Romualdo. Si Mylene, bugbog sarado pa ho. Kawawa naman ang aking ako. Hindi naman paawan sa pangugol ko si Romualdo. Pati nga rin ako nasaktan. Tunda dito na kami sa bahay. Ay, nasaan ba si Mylene? Kakausapin ko. Naglayas na rin ho. Tulad ng kanyang kuya normal. Saan ka pupunta, Ursula? Bakit nakabihis ka? Hanapin ko sina Norman at Mylene. Kahit ayaw mo. Nilalabanan mo na ako? Oo. Dahil mali-mali ka. At kailan pa naging mali ang pagdidisiplina? Hindi pagdidisiplina yung ginagawa mo. Pagmamalupit. Hindi ka marunong makipag-usap ng mahinahon sa mga anak natin. Ako ang magulang. Kaya sila dapat sumunod sa akin. Sa ating mga magulang, dapat unang makita ang kahinahunan. Luton, sila ang dapat maging mahinahon sa akin. Kasi sagot niya, sa ating mga magulang, dapat unang makita ang kahinahunan. Kaya sila dapat sumunod sa akin. De. Ako ang magulang. Pero parang mali yan sila dapat maging mahinahon sa akin. Ako ang magulang. Yan yun. Di ba? Yan yun. Kaya kung dapat nila sundin, di ba? Sila dapat maging mahinahon sa akin. Kasi yung sagot ni Osang sa ating mga magulang, dapat unang makita ang kahinahunan doon para magtugma doon sa sagot ni Osang. Pero anong ginawa mo? Puro kalupitan na ipinadama mo sa kanila. Usap ng mahinahon sa mga anak natin. Ako ang magulang. Sila ang dapat maging mahinahon sa akin. Sa ating mga magulang, dapat unang makita ang kahinahunan. Pero anong ginawa mo? Puro kalupitan ang pinadama mo sa kanila. Tumigil ka! Kung hahanapin mo sila, huwag ka na bumalik dito. Talagang hindi na ako babalik dito. Dahil hindi ko na kaya. Ang mawalang muli ang mga anak. Tama ng pagkawala ng ating bunso na namatay ng dahil sa kalupitan mo. Ursula! Ikaw ang dahilan kaya nabundo ng anak natin. Pinagpapalubod siya. Kaya tumakbo hanggang sa masagasaan. Kasalanan mo. Kasalanan mo kaya namatay ang anak natin. Kasalanan mo. Norman, Mylene, alin na kayo? Kain na tayo. Ay. Masarap ang ulam natin.
dalagang bukid na lapad. Wow! Wow! Kumuha na rin ako ng paborito natin sa usapan. Yes! Marami yung makakain ngayon. Ako rin, kuya. Naku, sarap nito. Mm, yeah. Ay, bakit nabigla kayong nalungkot, Nay? Oo nga ho. Wala. Nakalala ko lang ang tatay niyo. Ah. Naisip ko lang. Kumusta na kaya siya? Nay, itinaboy po kami ng kalip. Nay, itinaboy po kami ng kalupitan niya. Tayong lahat, mga anak. Dahil ganun din ako. Mabuti na nga lang, may nakapagturo sa akin kung nasaan kayo. Kung hindi ko kayo nakita, hindi ko na alam kung anong magagawa ko sa sarili ko. Magtulong-tulong po tayo para mabuhay ng maayos, Nay. Total, may trabaho na po kami ni Kuya. Romualdo. Alasing ka na naman. Pwede ba itigil mo na yan? Ang laki na ng ipinayat mo. May sabihin niyo sa akin, kasalanan ko ba kaya nawasak ang pamilya ko? Kasalanan ko ba? Romualdo. Ayoko lang na matulad ng mga anak ko sa mga kabataang napapariwara. Pero mali ang paraan ng pagdidisiplina mo. Tinularan mo ang iyong ama. Inay? Nakalimutan mo na ba? Iniwan natin siya nung bata ka pa. Dahil sa labi sa kumpitan sa atin. Hindi mo siya dapat ginaya, anak. Hindi dapat. Ursula. Ronaldo, paano maglaman ang tinutuluyan namin? At bakit ka narito? Hirangap ko talaga kayo. Ursula, naparito ako para humingi ng tawad sa inyo ng ating mga anak. Patawarin mo sana ako. Hindi ko namamalayan. Tinularan ko na pala ang kalupitan ng ating ama sa aming inay. Ah. Oo. Malupit si Itay. Kaya namin sa iniwan ni Nay. Ursula, ayokong mawasak ang ating pamilya. Bigyan niyo pa sana ako ng pagkakataon. Namulat na ako sa aking pagkakamali. Romualdo. Pakiusap. Bumalik na kayo sa bahay. At pangako, magbabago na ako. Magiging isang mamamahal na ama at asawa na ako. Tinupad ko ang aking pangako sa ating pamilya. Ngayon, may mga apo na rin kami kina Norman at Maylene. At isang mapagmahal na lolo na rin ako. Ako po si Romualdo. At ito ang aking buhay. Ang madilim na nakaraan ay huwag na sanang dalhin sa maliwanag na kasalukuyan upang maging maligaya ang kinabukasan. Mga nagsigana, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jeneline De La Cruz, Maynard Landicho, Susan Robles, at Lionel Benabin
sa papel na Romualdo. Naglapat ng angkop na tinawag Jerry Mutia. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Gaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay.